Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang iyong kapwa at ang Diyos. Napakalandi mo. Bumalik ka pa rito. Mga wala kayong respeto. Wala na kayong pinipiling lugar. Mahiya naman kayo. Nasa loob kayo ng simbahan. Mamalasin na naman kami dito. Mga salot kayo. Oo nga. Pwede ba naman alagad ng Diyos? Anak? Father, may kailangan lang po akong sabihin sa kanila. Nandito po tayong lahat para magsimba at humingi ng tulong o patawad sa Diyos. Dapat lang humingi ka ng tawad. Maraming beses ko na yung ginawa, ang humingi ng tawad. Dahil tulad nyo rin po, tao lang din po ako. Nagkakamali, nagkakasala. Nagkakasala ako sa Diyos at sa aking kapwa-tao. Pero ano ho bang kasalanan ko sa inyo? Salot ang pamilya mo! Umalis ka kayo dito sa Santa Elena! Hindi namin kayo kailangan! Tama! Tama na! Hayaan po natin siya magsalita. May nagsumpa po sa pamilya ko noon. Isinumpa na makakaranas kami ng matinding paghihirap. Nangyari nga ang sumpang yun. Dahil sa inyo. Katulong kayo ni Margaret sa pagpapahirap sa akin at sa pamilya ko. Wala kaming kasalanan sa inyong lahat. Naniwala lang kayo kay Margaret dahil isa siyang makapangyarihang tao. Ginawa niyo siyang Diyos dito sa Santa Elena. Pero ano bang klaseng Diyos ang puro puot at nagalit meron? Puro kapahamakan ng ibang iniisip. Hindi ako humihingi ng kapatawanan sa inyo. Dahil sa mga nangyari sa inyo dati, na sinisisi niyo sa akin at sa pamilya ko, tanging hinihingi ko lang, ipangunawa, sana hindi kayo naniniwala sa sumpa. Dahil walang sumpa, walang malas, walang salot, tayo lang gumagawa ng sarili nating mga kapalaran. Mabuti man o masama. Sabihin. Dido, hindi ganoon kadali mabura sa isip ng mga taong nakaraan. At hindi ito makukuha sa isang paliwanag lang. Kaya layuan mo na si Sabihin. Pero simula ng puto ng pagbabago ng tingin ng mga taga sa Taylena sa inyo. Sabihin, tama ang ginagawa mo. Hindi ko alam na bumalik ka na para rito. Bumalik na rin kayo? Mapagilid si Sabihin. Ito po ang ginusto ni Sabihin. Pinagkaloob to ng Diyos. Lahat po may rason. Sinadya ng Diyos nang bumalik dito si Sabel. Para malaman niya ang katotohanan. Anong katotohanan? Sabel,
Sa'yo pinamana ni Lolo ang kalahati ng lahat ng kayamanan niya. Ano? Bumalik na si Isabel sa Santa Elena? Uy, alam niyo ba? Nagbalik ka mga salot. Ay, nako! Hindi ako naniniwala ang salot si Isabel ng pamilya niya. Naawa nga ako sa kanila eh. Saan ka na nung pupunta, Raymond? Dadalo ka na naman kay Isabel? Tigilan mo na nga ako. Wala na si Isabel. Huwag mo nga akong lokohin, Raymond. Alam mong nagbalik na siya dito sa Santa Elena. Ano? Bumalik na si Isabel? Hindi siya makakakuha ng kayamanan ni Papa. Hindi ako papayag. Hindi. Hindi ko po matatanggap ang manang yun. Yun ang gusto ng lolo mo, Isabel. Isabel, hindi rin ako naghahangad ng yaman. Pero anak, kung ang pakay mo sa pagbalik dito ay para makumbinsa yung mga tao na walang sumpa, anak, hindi ba mapruweba na hindi ka isinumpa? Na hindi ka salot? Dahil pinamanahan ka ng ama ng taong nagsumpa sa'yo. Pero Nay, kailangan ko ba talagang tanggapin yun? Oo, Isabel. Jimmy, kain ka, oh. Upo ka. Dahil yun ang tama. Bago mamatay ang lolo mo, ang gusto niya ay humingi ng tawad sa'yo. Hindi niya nagawa yan. Kaya kung hindi mo tatanggapin yung mana binibigay niya sa'yo, para mo rin siya hindi pinatawad. Alam mo, Twinkle, na-miss ko to. Naalala mo, dati palagi tayo nandito. Namimiss ko na nga yung paliligoy sa ilog, eh. Ay! Halika, dali! Ha? Dali, halika, halika! Teka! Nahan, nahan! Halika! Twinkle, ano ba? Buntis ako! Sorry, nasaktan ka ba? Nasaktan ko ba yung baby? Hindi! Ang bad mo! Pinakaba mo ako, ah! Aminin mo, na-miss mo to. Ang ibig kong sabihin, na-miss ko nung mga bata pa tayo. Yung napakasimple lang ang buhay natin. Wala tayong problema. Sabihin mo, nung bata pa tayo, mahirap ka lang. Tapos ngayon, wow, mayaman ka na! Twinkle, hindi ako mayaman. Binalik ko na lahat ng pera ni Eric sa mama niya. Tapos ngayon, gusto mo tanggapin ko yung mana ko sa lolo ko? Eh, parang lalo lang gumulo yung buhay ko, diba? Mas magulo ngayong bumalik ka ng Santa Elena. Mas magulo. Gusto ko lang naman tatahimikan para sa anak ko. Gusto mo ang linisin yung pangalan nyo. Eh sana naman, bigyan mo rin ng importansya yung kapakanan na magiging anak mo. Oo, gusto ko linisin yung pangalan namin. Gusto ko maging matahimik yung buhay ng magiging anak ko. Paano naman tatahimik yung buhay ng anak ko kung puro na lang si Margaret ang iniisip ko? Hindi na maalis yung connection niyo sa kanya kasi pamangkin ka niya. Tapos yung dinadala mong baby, apo niya. Ay, panalangin na lang natin ako. Sana magbago siya. Yun ang imposibleng mangyari. Sige na nga. Tara na. Oh, bakit? Susunday ko pa yung nanay ko sa palengke. Tara, sabi ka na. Sige, mauna ka na. Dito na lang muna. Ito, pa-sweet pa kanina. Ayaw maligo, tas maliligo din pala. Sige na nga. Sige, mag-ingat ka. Mabaligtad na ang kapalaran namin ni Margaret. Pero paano siya magbabago sa pagkalugmok? Baka sa halip na magbago, lalo siyang maghangad na makaganti. Diyos ko, ano po ang makakapagpabukas sa kanyang puso at isipan? Mga inutil! Kung hindi niya magawang bawiin sa kanya yung mana, gumawa kayo ng paraan para mapalaya ako! Ako ang mabawi sa kanya! Maka
kaya ka, Margaret, dahil ang ebidensya laban sa iyo ay circumstantial lang. Re-questionin natin ang ustisya dito sa Santa Elena. Dapat dumaan sa tamang proseso ng paglilitis bago kayo na-arrest ng pulis dito. Kung hindi mo namin magagawang magsuelto ka agad sa mga kaso mo, ang sigurado, makakagawa kami ng paraan para mabigyan ka ulit ng piyansa. Ko sa'yo. Ay, para itong puno na to. Kahit ilang taon na lumipas, hindi mo wawala. Hindi mo bubura. Diyos ko, hiniling ko sa inyo na makita ko si Isabel at pinagkaloob niyo. Pero Diyos ko, sa pagdinig niyo sa aking dasal, alam ko po na dadaan ulit ako sa pagsubok. Bigyan niyo ako ng lakas na loob para tuparin ang pangako ko sa iyo. Habang tinutupad ko rin po ang pangako ko sa sarili ko na protektahan si Isabel. Isabel? Uy, Isabel! Isabel, anong ginagawa mo? Dito, anong ginagawa mo dito? Karos ka na kaya mo na maligo sa ilo ng mag-isa. Kasama ko naman si Twinkle kanina eh. Ano mo ginagawa mo? Nilalamig ka eh. Ano magagawa ko? Huwag na. Baka kung sino pang makakita sa atin, ano pang isipin ng mga tao. Napag-isipan mo na ba yung tukol kay Mama? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Hindi ko naman kailangan ng kayamanan yun. Ang gusto ko lang naman mangyari, mawala ang galit sa akin ng mga taga Santa Elena. Lalo na ang mama mo. Handa naman ako magpatawad eh. Kung handa na siyang humingi ng tawad sa akin. Sabel, tama na. Sabel, tama na. Di ba magpapare yung anak ni Ma'am Margaret? Oo, bakit? Eh, bakit nagpapadimonyo naman siya kay Isabel? Ha? Ma, may mga dala akong pagkain at inumin para sa'yo. Ma, may gusto sana ko basahin para sa inyo. Wala sa Biblia. Ang batas ni Yahweh. Wala kang karapatan na maging alagad na Diyos. Wala kang karapatan na banggitin ang mga salita niya. Ha? Magsisi ka na. Talikuran mo ang demonyo. Talikuran mo si Isabel. Siya ang sumira ng buhay natin. At ngayon, sinisira niya ang pananampalataya mo. Mamagbalik si Isabel sa Santa Elena. Para patawarin ka. Para sa katahimikan ng pamilya niya. At ng pamilya natin. Hindi magkakaroon ng katahimikan. Hanggat nabubuhay siya. Naiintindihan mo? Wala. Wala! 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 Wala!
Ma, tama na! Ma! Ma! Itiwan po ako! Ma, tama na, ma! Tama na. Masasalit pa kayo na. Kinuha ninyo na. Kinuha na lang Isabel lang na. Hindi, ma. Nandito pa ako. Hindi niya ako makukuha, ma.